like a Hellcat. What's up sa inyo mga brad? So, panibagong morning, panibagong umaga na naman na magkakasama tayo dito sa ating venture, no? Makasama ko kayo. So, gagawin natin ngayong araw ay pupunta na naman tayo sa, syempre, para ipa-upgrade itong motor ng ating Boss RC. No, di pa natin kasi alam kung anong gagawin ba, kung papalitan ng gulong or panggilid. Isa man sa dalawang yon, at least may upgrade tayo na bago sa kanyang motor, no? Tapos na sa motor ng ating boss. So pang uwi natin ngayon sa Marikina, no? Pupunta tayo sa Takarat Tires Marikina branch, no? Para sa mga hindi nakakalam kung saan yung Takarat Tires Marikina branch, watch this video para malaman nyo kung saan na naka-pwesto yung Takarat Tires Marikina branch. Siyempre kung hindi naman kakayanin ang inyong sa ating budget, ni Boss Amo, pumunta naman tayo sa Boss Motorworks para magpakabit ng panggilid. So yun na lang ang gagawin natin kapag hindi nagkasya yung budget na ibinigay sa atin. At least meron tayong plan B. Ika nga, di ba? Meron tayong pangalawang plano. Halimbawa nga hindi natin magawa kung ano yung pinakagusto niyang mangyari, which is yung mapalitan yung gulong ng kanyang Aerox 155. Ay kung gaano nga ba kahirap ang maging isang moto vlogger, no? Kung anong pakiramdam ng nagmumoto habang nagpa-vlog, no? Mamaya pag-uusapan natin yan. Yung helmet ko kasi hindi naman siya standard pa. Eh, wala pa naman tayong pwede naman siya gamitin. Hindi nga lang siya yung katulad ng mga branded na helmet na talagang ginagamit ng mga motovlogger. Kaya nakatingala ako ngayon kasi maluwag tong helmet na gamit natin, no? Ito yung pang-araw-araw na helmet na ginagamit natin, no? Maluwag siya. Once na yung bukuha ko, baka hindi nyo na makita, baka wala lang kayong makitang view, di ba? Dapat pumotog lang natin. Kaya doon, siyempre, tatama rin na kayong manood. Kaya taste lang muna, mali mo someday, di ba? Pakabili na tayo. Pwede, nag-iipon na rin naman tayo ng pambili ng helmet para naman na mas mapaganda natin yung pag-motovlog natin, diba? So back tayo dun sa topic natin, no? Gano ba kahirap ang maging isang motovlog? Para sa akin, napakahirap. Pag ako napanood yung mga previous videos na ilabas ko, previous vlog, no? Explain ko din doon kung gaano kahirap mag-isang motovlogger. Kasi ang pag-motor ko ay hindi basta-basta. Actually, ang pag-motor ay mas mahirap pa yan kesa sa makasasakyan ka. Bakit? Kasi ang motor ay parang nagbibisikleta. Kailangan mong balansin yung sarili mo once na nagmamaneho ka, diba? Hindi ka tulad ng sasakyan na nakaupo ka na lang, diba? Apat ng gulong. Although sa sasakyan, ang tatansin mo kung gaano kalaki, kung kakasya pa yung sasakyan mo, diba? Ganun din naman sa pag-motor. Once na traffic, kailangan mo rin tansahin, diba? Ang advantage lang ng motor, nakikita ko, is yung kapag nagmamadali ka,
mas madali kang makakapunta sa kung saan kang direksyon patungo. Hindi ka tulad ng mga sasakyan na pag traffic, wala traffic mo talaga kasi nahihirapan silang sumingin dahil sa laki ng mga gamit nilang sasakyan. So, ang disadvantage naman para sa akin ng motor yung halimbawa nga sa disgrasya, di ba? Wala ka talagang ligtas. Lalo na kung na-safe lang ka, di ba? Ang tendency mo, well, not na-safe lang, di ba? Ang tendency, tumatalsik, di ba? Kasi wala naman seatbelt sa motor mo. Kaya yun ang nakikita kong disadvantage at advantage ng isang motor. Na pag mo-motovlog naman, no? Mahirap talaga. Pagsabayin yung pag mo-motor at pag mo-motovlog. Dahil mahirap magsalita at isipin mo kung ano yung sasabihin mo habang iniisip mo yung kaligtasan mo habang nagmamaneho. Napakahirap po niyan, mga brad. Kasi ako eh, pag nagbablog kasi ako, hindi naman ako gumagamit ng script, no? Di kasi ako magaling gumawa ng script. Hindi rin ako sanay na mag-script sa mga videos dahil unang-una mga brad makakalimutin talaga ako, no? Madali kong makalimut sa mga bagay-bagay kaya ganito ang sistema ng aking pag-motovlog, no? Kung ano yung may isip ko, sinasabi ko dahil para sa akin, isang beses lang yung dadaan sa utak ko. Kaya hanggang maaari, kung ano yung gusto kong sabihin sa pagmumotog lagi, sinasabi ko. Diba? Although na nagmamaneho ka, iniisip mo kung saan ka dadaan. Katulad nito, diba, nagmamaps ako, nagmumotovlog ako. Nagsasalita ako, tapos iniisip ko pa kung tama ba yung direksyon na pupuntahan ko. Mahirap pagsabay-sabay ng pagmumotor habang nagbablog. Kaya para sa akin challenging yung pagiging isang motovlogger sa para sa aspeto ng o sa lagay ng ibang pagbablog, diba? Para sa akin ang motovlog ang isa sa mga pinakamahirap gawin. Dito na tayo sa hindi ko alam kung saan ka. Hindi kasi ako familiar dito sa lugar na to. So ano naman para sa akin ang kagandahan ng pagiging isang motovlogger, no? Kasi para sa akin ang advantage niya para sa akin yung memories na binibigay sa iyo ng motovlog, di ba? Bawa nagpunta ka sa isang lugar. Nagpunta ka sa isang lugar na hindi mo pa kabisado, hindi mo pa alam. Then nagmotovlog ka ngayon. Ngayon, in-upload mo sa internet, sa YouTube. Pag dumating yung panahon na hindi mo na kayang mag-motovlog, may mga videos ka na kaya mong balikan, may mga videos ka na kaya mong panoorin na masasabi mo, ay, ako to. Saka pwede mo siyang ipakita sa mga magiging anak mo, sa magiging apo mo, na ganito ka dati na isa ka palang motovlogger, no? Kaya masarap sa feeling na nagagawa ko itong mag-motovlog although na tatrabaho tayo pero nakapag-motovlog tayo. Masarap sa feeling na maging isang motovlogger kahit na mahirap, diba? Kahit na hindi madali,
pero kinakaya dahil sa nagustuhan mo na mag-isang motovlogger tsaka sa dedication mo eh, diba? Mapagbigay ng inspirasyon sa iba na nagbabalak na maging isang motovlogger. Nag-motovlog lang naman ako simula nung napanood ko yung mga idol ko, no? Naingganyo ako mag-motovlog since napanood ko yung aking mga iniidolo tulad niya ni Redfield Potato, diba? 3-4 Speed 01 Moto, Quentin Doy, Yaks Motovlog, diba? Napakarami pa, Katagumpay, Jawo, Norris dyan, diba? Napakaraming motovlog na malulupit. Although pinaka nagbigay sa akin ng inspirasyon, no, na mag-motovlog eh walang iba kundi si Greasy Rider, no, yung pinaka-initin natin na motovlogger. Greasy Rider lang ang malakas. So dito na tayo sa Marikina River Town. Pag pumunta kayo ng Takara Tires, dadaan kayo ng Marikina Riverbank. So pag hindi nyo naman kamisado, may maps naman tayo eh. Hindi na tayo katulad ng panahon dati na, diba, pag hindi mo alam, tatanong-tanong ka. Siyempre, ngayon, sa panahon ngayon, may Google Maps, may Waze na tayo na ginagamit. Kaya naman na pwedeng-pwede natin yun na gamitin once na pumunta tayo sa ibang lugar, no, sa mga gusto nating puntahan, eh may katulong na tayo. Medyo ganito nga lang ang dadaanan mo dito sa Marikina Riverbank, no? Laging mahamos kasi dito eh. So then sa Greenwich, kakanan ka kasi may lusutan. Alam ko may lusutan dito eh, parang motor lang ang kasya. Okay, may checkpoint. Ayun o, ayun o, doon mga brad, yung motor lang yung kasya. Yan tayo dadaan ngayon. Dito sa Marikina. Then pagdating mo dun sa area na yun, dun sa yung motor lang ang kasya, sa kanan ka ulit. Then dire-diretsin mo. Hindi ko kasi kabisado talaga itong Marikina eh. Hindi naman ako masyadong familiarize sa mga lugar. Kaya ito na lang akong tour sa inyo kung saan yung way, no? Sana naintindihan nyo pa rin ako, mga brad. Uy, malapit na pala tayo sa destination natin, sa Takara Tires. So, mamaya update ko kayo kung anong mangyayari, kung magiging pasok pa sa budget natin itong gulong na bibili natin o hindi, diba? Gawing kaliwa pala yun. Kaliwang side pala tayo. Oh, nakita ko na. Shoutout, Takara. Pagkaraman. So, andito na tayo sa Takara Tires. Okay. So, sad, no? Sad news. Brad, wala silang ano. Wala silang tires para sa merong 255 natin. Yung hinahanap natin sa site, wala silang stock. Titingin na lang muna tayo sa iba. Punta na lang tayo ng Boss Motorworks para tumingin kasi may mga nakita rin naman akong tires dun at kalimitan lang papaayos dun ni Xerox. Baka meron sila, no, na tutugma dito sa hinahanap ng ating boss amo si Sir RC. Iniisip ko din kasi mga brad, baka utang tayo ng ulan.
makulimlim kasi ang panahon ngayon, hindi ko natin mahuhulaan kung kailan babagsak yan. Hanggat maaari, minimize tayo sa oras para halimbawa abutan tayo ng ulan eh, nandun na tayo sa destination natin sa boat motor. Papadalas ng punta natin dito sa Boss Motors sa kadahilan ng napakaganda na nila gumawa. Siyempre hindi kanila ipupush, no? Hindi kanila ipupush sa isang bagay na hindi naman maganda para sa motor mo, sa halip ito pa yung pipigilan nila, diba? Para halimbawa gusto mo kapalit na hindi naman pala pupugma sa motor mo, gusto mo po ng poging itsura tapos para sa motor mo, tapos hindi naman pala ako ha, diba? Doon sila magbibigay ng opinion doon na ay sige boss, hindi yan pwede, pwede pala yan, mga ganun. Kaya kagandaan dito sa shop na to. Okay, so ito yung kakabit sa ano to pre, panggilid sa likod, clutch pedal tsaka clutch light para mas bumilis yung narakada niya. Kasi mas ito kasi yung ano, papakapit na siya. Ito yung mga to, makapit dito. Ito yung sa ano niya? Lighting. Nan ito, nakapasok to ganyan? Oo, yan natin. Kasi ang purpose kasi dito, meron kasi yung center spring yun, saka third guide. Pag kumiga yung third guide, tutuma, at may clutch yun, makapit dito. Tapos siya naman, connectado yan dito. Sa garahe dito. So pagka nakabit na yan, nung una kasi nung nakabit yung sa unahan, parang bumilis na yung ano niya eh, arangkada niya eh. Mas gaganda pa. Mas bibilis. Parang konting pads mo lang, kakapit na. Pero kasi ang gustong gawin ng boss ko, papalitan yung gulong. Pag ba pinalitan ko ng 160, bay ano, mabigat na daw sabi nung ano eh. Di mawala ng ano to. Kumbaga parang magiging nonsense yung pagpapalit ko nito. Pero naman kaso medyo mabigat din talaga. Mas maganda pa rin yung stock size. Ang recommend ng isa ano eh 150. Oh, 150.
case mga Brad. Update ko na lang kayo mamaya pagka nakabit na yung panggilid wall. Okay. So okay na mga Brad, no? Pinalitan natin dito sa motor ni ating boss amo ay yung kanyang panggilid, no? Yung panggilid sa likuran ng bahagi ng kanyang motor. No, experience ko dito at masasabi ko dito sa bagong panggilid niya para sa kanyang likuran. Ang napansin ko lang ay yung mas lumakas yung arangkada niya, no? Kung kumbaga dati sa pag-anerate mo yung arangkada niya dati na 1 minute, siguro kapalo lang siya ng 7, no? Pero ngayon kung i-rate ko to ng 1 to 10, siguro kapalo na siya ng 8 or 9, no? So ganun ka lakas yung itinaas, o ganun kalaki yung dinagdag ng bilis niya kumpara nung sa unahan na panggilid lang ang nakalagay sa kanya. Saka yung arangkada niya sa dulo, masasabi ko talaga na mas humaba at mas minintay niya yung dulo mo. Halimbawa na umarangkada ka sa stoplight, sabihin natin na magka-go ng stoplight, kalimitan diba pagka may mga motor pagka sa stoplight yan nagkakarerahan eh. Once na nakita nilang go na yung stoplight, arurot na yan, bakbak na yan. So ganun tayo, no? Pagka nag-go na yung stoplight, pagka ito, binakbak mo tong motor na to, iwan talaga lahat ng may iwan. Lahat talaga may iwan dito, no? Ngayon pa lang sinasabi ko na na napakabilis ito. Although hindi pa kumakapit yung pinabit nilang panggilid, hindi pa siya ganun kumakapit, pero sabi nila pag pinatakbo ka naman daw ito ng pinatakbo, nakapit na rin siya. Pag at once na kumapit na yung panggilid na kinabit nila, mas lalo pang madaragdagan yung bilis niya sa dulo, no? Yung mag-maintain pa yung bilis niya sa dulo. Kaya yun ay mga pagantay na kumapit kayo para mas bumilis na yung motor ng ating boss amo. So ngayon, babalik na tayo. Siyempre, dadaan muna tayo sa kainan dahil dugong na dugong na talaga ako. Anong oras na rin eh. After nito, babalik na tayo dun sa ating pinagtatrabahuan para matest drive na to ni boss amo. Makita niya yung pinagdaiba ng previous sa Aerox niya sa ngayon, di ba? Oh, kung titignan nyo, grabe yung ano, nakakagal ko. Wala akong masabi. Laging galit yung makina. Ang sarap. So mga brad, welcome na welcome kayo dito sa channel natin para dito sa mga bagong viewers natin, oh. I-hit nyo lang yung subscribe button, no? Siyempre, para lagi ngayong kasama sa ating adventure at updated kayo sa bago natin ilalabas ng video, sa mga videos na ilalabas natin. I-hit nyo na rin yung notification bell. Nakukulot ako. Ngayon, susubukan natin sa arangkada. Natin kung mangiiwan at mangiiwan nga ba talaga ito. Yung motor na mahilig pang iwan. Ito natin malalaman ang sinasabi ni Boss Motorworks. So kasi nalobot din na tayo nakapag vlog kanina dahil na
dapat yung ating dam. Hindi ko na na-detalye sa inyo kung gusto ko sana detalye kung paano kinakabit yung pagilid. Para at least may mga idea naman kayo, di ba? Tsaka kung ano yung tura, paano siya ikabit. Kaso nalobot yung cam natin, nai-charge pa tayo kay Boss Motorworks. Ngayon, medyo may barak naman yung ating action cam. Pero tinitipid natin, no? Nakita ko ng stoplight. Ganda-ganda to. Dito natin malalaman kung pasok ba sa ating panlasa, no? Pasok ba? Masulit ba yung kinabit na panggilid? Tingnan natin kung may iwan natin silang lahat. Gusto ko lang magpasalamat dun sa ulit dun sa lahat ng tumulong dun kay Baby Jessaly na sa nakaraang vlog natin, no? Ulit ang kapasalamat ulit ako sa inyo lahat. Hindi dahil sa inyo hindi natin magagawa ang tumulong sa ibang tao. Yan, tulad yan. Yan na, trapak pa tayo. Yan na. Ay pala, traffic. Traffic pa, mamaya na lang. Ayaw ko ng traffic. Nakaka-enjoy talaga mag-motor, mga brad. Siyempre, batiin ko lang muna bago tayo matapos ang vlog natin. Gusto ko lang batiin ang shoutout mga kasama natin sa trabaho, no, si Josai Real Martinez, no, ang pinakamasipag namin electrician saka si Peter Paul Adornado, sa mga masipag natin yan electrician. Siyempre sa mga masipag at nagwagwapuhan natin tulad ni Gabriel. Shoutout sa inyo, no. Sir Bautista, Aljon Mangubat, Marlo Enero, shoutout. At maraming maraming salamat sa walang tawang suporta sa ating YouTube channel, no? Sa ating Brad Monoblog. Vlog, bibigyan ko lang kayo ng isang arangkadahan, no? Isang follow bilang sample ng pag-video. Ano ba talaga kalakas kumata para pag nagpalit kayo sa inyong mga aero. So pangalan pala ng upfront pala ng panggilid na pinalit si JVT, no? Pag nagtingin kayo sa mga shop, tingin kayo ng mga panggilid sa aero, JVT brand po ito. Ngayon check natin dito kung sa likuran tayo ng pwesto. Mahilig ako sa likuran, eh. Aling testing para dun sa panggilid para makita natin kung gaano ba kabilis o anong in-improve ng Aerox 155 ni Boss Amo. Let's do it. Let's do it, mga brad. Thank you.
ang sarap ang puputukin niya. Ang bilog, 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 itapat niyo sa amin at tamaan niya. Huwag niyong malaki sa amin umangat, di niyo kami katapat. Ulong bumibilog, bilog, 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 ulong bumibilog, sa amin tatamaan niya. Pag sa binabagtas sa daanang kaya mga kilay tumataas, sadyang ganito lang kami kapag lumalabas. Kapag umarangkada na di na umaatras kami, hindi mayayabang lang pero hindi sabla. So yun na po kami na nalaya, sino ba kami di nyo na mababa? At sa libido hindi kami bababa. Pagdito nga tatapusin ang sulat mga friends na nagkirang tarandaan na late day si Hambo no? Right team sa lahat ng riders, ang lupit ay kilala, di lahat ang kilala ay malupit.